Nag-aarap man ang mga huwad na balita. Ang katotohanan ay hinding-hindi may kakaila. Piliin kung saan naroroon ang totoo. Huwag ang walang basihan at may pinapaboran. Alamin ang tunay na pangyayari. Habang kami maghahatid sa inyo, hindi lamang kwento, kundi mga impormasyong tama, walang pinapanigan, at totoo. Higit pa sa mainit na balita, ang dala namin ay nakatotohanang pagbabalita. SMNR, totoong boses ng bayan. DZAR 1026 kHz Sunshine Radio. Ka-partner mo sa balita at serbisyo. Maka-Diyos, makatao, at mapagmahal sa kalikasan. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine. Sunshine Radio. Ako tayong oras sa buong Pilipinas, 6:35 na ng umaga. Narito na ang programang magsisilbing gamay sa bawat sitwasyong iyong kakaharapin. Mga kaso, reklamo o problemang kailangang may payong legal. Alamin ang inyong mga karapatan na naaayon sa saligang batas. Pinoy Legal Minds. Libre ang konsultasyong legal dito. Sagot ka ni Kuya Mark Tolentino. Kaya tutok na Pinoy Legal Minds. Magandang umaga po! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. It's a beautiful Saturday morning, folks. November 13, 2021. Live na live po tayo sa ating programang Pinoy Legal Minds. Ngayong Sabado ng umaga, from 6:30 po tayo hanggang 7:30. Every Saturday po yan. Dito po sa ating himpilan, DZAR 1026 Sunshine Radio. Sa lahat po ng mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, good morning po sa inyong lahat. At hatid po namin ang inyong magandang Saturday morning at pag-aaralan po natin yung mga bagay-bagay na may kinalaman sa batas. Siyempre, live tayo sa ating himpilan, DZAR 1026 Sunshine Radio. Saklaw po natin na signal natin na malakas ang more on bahagi ng Luzon sa umagang ito. At naka-livestream po tayo sa ating Facebook, sa SMNN News at sa DZAR 1026. Kasama ating partner na si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, good morning! Good morning, MJ, and to all our followers, listeners, dito po sa SMNI, lalo na sa Pinoy Legal Minds. Ito yung naibigan po ninyo si Kuya Mark Tolentino. Ay, nakapula ka. Doble, ha? Dobling pula. Yes, nakapula. I'm here live here in Tarlac City. Wow! Anong ginagawa mo dyan, Kuya Mark? Layo mo naman. Akala ko ba, Makatila, di ba? Magkapit-bahay lang tayo. Yes, naging guest speaker po tayo sa Fraternal Orders of Eagle. So, guest speaker po tayo dito. Ah, kaya naman pala. Ah, kamusta ang BBM sa BBM kwan, yung tinatawag na movement. So nag-ikot-ikot po tayo kasama sa BBM movement dito po sa Central Luzon at sa Northern Luzon. Kamusta ang linggo mo kaya, Mark? At nako, daming mga pasabog sa linggong ito, lalo pat ang paksa na ating pag-uusapan ngayon, kaya Mark, ay may kinalaman din sa mga nagaganap ngayon sa political arena ng ating bansa. Yes, maganda yung pag-uusapan po natin ngayon, MJ, is about substitution. Lalo na yung deadline for the substitution, according to the COMELEC resolution, will be this coming Monday, November 15, 2022. So ngayon, Saturday na, so it means 2 days, 4 or 3 days more to go, magkaalaman na kung sino talaga ang tatakbong for president, vice president, kahit senators, and even local government officials kasama doon sa mga substitution because the deadline will be this coming Monday, 5 p.m. on November 15, 2022. So meaning, Kuya Mark, naghihintay ka rin? Naghihintay ako, but alam ko naman yung kung sino yun. Kasi if you are really active in politics, alam mo, kaya mong basahin kasi ang mga development eh. May iba dyan na, of course, may mga tricky politicians, hindi mo mababasa. Hindi normal mo mababasa, but if you are experienced in politics, maybe 90% mababasa mo through their
yung tinatawag bends to their actions, because actions speaks louder than words. Kahit wala pang official statements, malaman mo naman sa mga actions nila kung ano talaga ang gagawin nila. Oh, so if you will read between the lines, Kuya Mark, eh talagang basang-basa mo na. Mabilis siya mabasa. Mabasa mo talaga, lalo na if you're active in politics. Kasi lahat ng mga politiko, yun ang ginagawa eh. So, mababasa mo talaga kung ano talaga ang decision nila. Wala pa namang official statements. Maybe the official statements of other politicians will be tomorrow, ngayong Sunday, or Monday. Monday, lunchtime. Lunchtime, doon pala sila mag-declare. Malalaman po natin yan, but through their actions, kahit na 1 week before, 2 weeks before, malalaman mo na anong gagawin nila ngayong Monday or bukas. Alas 6:40 ng umaga, Kuya Mark. Ano ba ang ating paksa sa umagang ito? Ang pag-uusapan po natin ngayon, MJ, is about substitution law. Kasi may tinatawag na substitution. Mm. So, for example, yung isang mayor, hindi tumatakbo. Yung tumatakbo ngayon is yung secretary lang niya. Tapos, magugulat lang tayo bukas or Monday pagka siya na mag-substitute sa kanyang secretary, sa kanyang kaibigan, sa kanyang kapatid. Yun ang pag-usapan natin, yung tinatawag na substitution. Because nakasaad po yan sa ating Omnibus Election Code and may COMELEC resolution. Yung COMELEC resolution na pumapayag sa substitution. It means yung substitution, MJ, is legal, valid, and within the bounds ng Election Code ng Pilipinas. Mm. Kuya Mark, paano mo ba ito magaganap, itong substitution? At ano po itong parameters sa sakop ng substitution na nakapaloob po sa ating Omnibus Election Code? Number one, MJ, bago ka mag-substitute, dapat may i-substitute ka. Basic yan. For example, walang tumatakbong mayor. Tapos, mag-substitute ka as mayor. Hindi pwede yan. Bago ka mag-substitute, dapat may i-substitute ka. It means may tumatakbo. Kasi yung deadline is yung filing of the certificate of candidacy, MJ, noong kuwan pa lang, noong October 8. It means yung deadline. Kung gusto ka mag-substitute, dapat may i-substitute ka na nag-file bago ang October 8 or before the end of October 8 this year. So, for example, the president, may nag-file ba? Kung may nag-file, pwede mong i-substitute yan. But number one requirement, ang mag-substitute naman, iba yung i-substitute. Di ba? Yung i-substitute, kung sino yung papalitan mo, i-substitute mo yan. Dapat may i-substitute ka. Ikaw naman, bago ka dapat may mag-substitute. Ang mag-substitute dapat member and belongs to the same political party ng isang i-substitute. Yun yan. Kuya Mark, iba ba ang substitution? Dito muna tayo ha, kasi para, siyempre, meron tayong tinatawag na local and national elections. Iba po ba yung parameters kung magsa-substitute is a local candidate compared po doon sa national candidate, Kuya Mark? Same lang yan, MJ. Ang pagkakaiba lang kung saan sila mag-file ng ang mag-substitute, for example, yung mag-substitute, saan siya mag-file? Like, for example, kung presidente, vice-presidente, or senador, doon sila mag-file sa legal department ng COMELEC. Unlike if you are a congressman, you are governor, or board member, doon ka mag-file sa provincial office ng COMELEC. Or if you are a mayor, konsyal, vice-mayor, doon ka sa office ng COMELEC sa bayan mo, doon ka mag-file ng substitution. Okay, malinaw. Kaya Mark, sa substitution, ano po yung gagawin ng isang substitute? Ang gagawin ng isang substitute, kailangan mag-execute siya ng certificate of candidacy. Yun yan. So, mag-execute siya ng certificate of candidacy, tapos yung isa naman, nag-withdraw. Kailangan may nag-withdraw yung i-substitute niya, then yung mag-substitute, kailangan mag-execute siya ng certificate of candidacy. Hmm. Tapos yung certificate of candidacy, kailangan naka-attach ang CONA. CONA, it means certificate of nomination and acceptance. Hindi ka pwede mag-substitute kung wala kang CONA, kasi in the very first place, one of the requirements sa substitution, kailangan yung mag-substitute belongs to the same party ng nag-withdraw or ng i-substitute. He should belong to the same political party. Kung hindi siya belong sa same political party, hindi siya pwede mag-substitute. So pag sinabing political party, Kuya Mark, may ano yan, may liderato yan. So yes. For example, ako, I will run for president, tapos meron akong partido.
political party, eh, pinapapalitan ako ng aking partido. Pero ayaw ko naman. Pwede ba yun? Hindi pwede yan. Kailangan, may, bago mag-substitute, kailangan mag-withdraw muna. Mag-withdraw muna ang politiko. So kailangan, for example, yung nag-file ng certificate of candidacy noong October 8, kailangan muna siyang mag-withdraw bago siya i-substitute. Kasi kung hindi siya mag-withdraw, hindi vacant to isang posisyon. Hindi na pwede political party, daming tatakbo, isa lang naman yan. So, kailangan mag-withdraw muna yung isang politiko bago siya i-substitute. Tapos, yung mag-substitute, kailangan mag-execute siya ng certificate of candidacy. Tapos, yung certificate of candidacy niya, may naka-attach na CONA. CONA is the certificate of nomination and acceptance. Kaya Mark, ano yung condition for substitution? Yung parang, di ba, parang pag halimbawa, yung aspirant namatay, automatic yun, may substitution okay. Yun, yung party. Dalawang klase ang substitution, and Jay, may tinatawag na voluntary substitution. May tinatawag din involuntary substitution. Iba yung dalawa, MJ, kasi ang voluntary substitution, may nag-withdraw. Nag-withdraw yung isang politiko, tapos may mag-substitute, mag-execute ng certificate of candidacy na katats doon ang CONA. Yun ang tinatawag na voluntary substitution. It means, yung i-substitute, nag-withdraw lang kanyang certificate of candidacy. Yun yan. Ang involuntary naman, by the way, ang voluntary may deadline. Kailangan ang mag-substitute bago ang September 15, 2022. Ibig sabihin, ngayong Monday, deadline yun. Voluntary substitution. Ang isa naman, yung tinatawag na involuntary substitution. Ang involuntary substitution, walang deadline yan, MJ, kahit mid of the election day, pwede mag-substitute. Involuntary? Kailangan, yung involuntary, ibig sabihin ng involuntary, namatay, convicted by final judgment of an offense na ma-disqualify siya. So yan, pwede siyang i-substitute via at least mid of the election day. But may requirement, kailangan same family name. Okay. Oh, same family name. Pero yung voluntary substitution, kahit hindi same family name, okay lang yan. Walang problema. So, kasi di ba parang Kuya Mark, yung pangalan, yung family name sa balota, fix na yon. For example, Tolentino. So dapat kung magkakaroon ng involuntary substitution, dapat Tolentino rin yung papalit. Tolentino din ang papalit. Yun ang nangyari yung tumakbong presidente noong 2016. Si Ambassador Cineres, namatay siya during the campaign period. So hindi na siya pwedeng i-substitute kasi tapos na yung deadline ng voluntary substitution. But may tinatawag na involuntary substitution. So ang pwedeng papalit sa kanya, dapat same family name niya. But unfortunately, walang pumalit na same family name. So it means walang hindi siya na napalitan. But I think nakakuha pa rin siya ng I think mga 7 or 8 million votes. Kuya Mark, for example, May 13. For example, election, May 13 ang petsa. May 9. Sumin mo ng May 9. Oh, sige, gawin na lang. Sige, May 9. May 9 sa 2022 eh. Tapos, Kuya Mark, on the day of the election, yung kandidato per se ay na may nangyaring masama. Sabihin na lang natin na nasawi. Pasok pa ba yun? Tapos nanalo siya. Pasok ba yun sa involuntary? Papalitan niya? Involuntary na yan kasi namatay na. So, kailangan siyang palitan only with the same family name. Okay, malinaw. Napakaano pala, Kuya Mark. Parang ang election code natin, Kuya Mark, ginawa siya, nung wala pa tayong automated elections. Mano-mano pa. Yes. But requirement yan, the same family name before the mid of the election day, kung namatay ang isang kandidato before the end of election day, pwedeng mas palitan ang isang kandidato basta the same family name. Yun ang tinatawag na involuntary substitution. But in another issue, yung tinatawag na voluntary substitution, may deadline yan yung voluntary, for example. Yung sabi ng voluntary substitution, nag-withdraw. Pag nag-withdraw yung isang kandidato, pwede siyang palitan through substitution, but only the deadline should be before the end of November 15, 2022.
Alas 6:49 ng umaga sa ating pong mga kababayan, mag-text lamang po kayo kung meron kayong tanong sa ating pong text line 0927-540-2241. Meron tayong landline 801-9836-836-3875. Dalawang numero po yon para makatawag kayo ng direkta sa ating linya. At sa ating pong mga kababayan, may Zoom link po tayo, no, sa ating description. Isang click lamang po ninyo mga kapartner ay makakapasok po kayo agad at makakapagtanong kay Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, dito na tayo. Let's address the elephant in the room. Merong iniintay ang ating mga kababayan. At maganda yun. Let's address the elephant in the room. Ganda yun ah. Sino ba elepante ngayon? May elepante natin ngayon. Ano ba elepante ngayon? Oh, ang elepante natin ngayon si Mayora Inday Sara Duterte. Maraming nangyari kay Mark. Maraming nangyari ngayong linggo. Nag-resign siya sa Hugpong ng Pagbabago. Tapos lumipat siya sa Lakas CMD. Ang tanong, pwede ba siyang makapag-substitute for VP or Vice? Yes, pwede. Kasi dati, nung nasa Hugpong Pagbabago pa lang siya, hindi siya pwedeng mag-substitute because the Hugpong Pagbabago is a regional political party. So, hindi siya pwedeng mag-file ng national position. But, nung nag-resign siya sa Hugpong Pagbabago, tapos nagpa-member sa isang national political party, the Lakas CMD, it means pwede na siyang mag-substitute kasi the Lakas CMD may tumatakbong presidente, may tumatakbong vice-presidente. So it means pwede, dalawang option niya. Pwede siyang mag-substitute as a president of the Philippines sa under Lakas CMD, pwede siya mag-substitute as vice president under CMD. But bago siya mag-substitute, sama sa sinasabi natin, kailangan mo nang mag-withdraw yung kandidato ng Lakas CMD. Kung sino man yun, kasi hindi naman kilala yun. So, I think, nag-file lang naman yun in preparation for the substitution. So, kung sino yun, kailangan mo nang mag-withdraw yung nag-file ng certificate of candidacy for president or vice president bago pumasok si Sara Duterte as a substitute for president or vice president. Dito ako nagtataka, Kuya Mark, di ba parang may tinukoy na deadline yung COMELEC na nagbabawal na lumipat ng political party yung isang kandidato? Wala. Walang deadline kahit na lumipat si Mayor Sara na November 15 ng umaga tapos nag-take oath ng last time. After take out, nag-substitute bago 5 p.m., pwede mangyari yan. Walang problema. Kasi wala namang batas na nagsabi na kailangan 1 year kang member ng isang political party bago ka mag-substitute. Walang nakalagay na ganun. Mm-hmm. So it means, kahit 1 day lang, for example, nag-resign siya ng umaga, tapos nag-take out siya ng lunchtime ng isang political party, tapos nag-substitute siya bago 5 p.m., pwede yan sa batas. Oh, mamaya ha, BBM tayo mamaya ang topic. Dito muna tayo kay Mayora Inday, ha, Kuya Mark. Kuya Mark, dito ko nagtataka eh. Di ba, Hugpong ng Pagbabago siya dati? Yes, yes. So, may nabasa ako na pwede pala siya na i-adapt pag mayroong coalition yung political parties. For example, HNP, coalition with the Lakas CMD. On that nature, no need nang tumawid si Mayora Inday from HNP to Lakas CMD kasi may coalition yung dalawang partido. Paano yun, Kuya Mark? Yung coalition kasi wala nakalagay sa batas na kung coalition. Broad, gray area yan sa batas. Kasi ang word na ginamit ng batas, the substitute should belong to the same party. Yung word na belong, I don't know kung cover doon yung coalition political parties. Kasi ang word na ginamit ng batas, belongs. We say belongs, for me, based on common sense, pag belong, you should be a member of a political party na nag-file ng president or vice president kasi word na ginamit, belong. I don't know kung sa interpretation ng Supreme Court, kung mangyari man, kung may decision sa Supreme Court later on, kung word na belong, kasama ba doon yung mga coalition political parties? Okay, marami ng tanong yung ating mga kababayan. Mamaya. Tingnan natin yung mga tanong nyo ha, para sa ating topic ngayon, Kuya Mark, substitution ng mga kandidato. Mamaya din sa ikalawang bahagi, Kuya Mark, ng ating palatuntunan, ay tanong naman natin ha, yung may paksa na kasi dalawa itong iniintay, BBM and Sara.
So ngayon ang inaabangan ni Mark si Sarah kung anong kanyang magiging pasya kasi 'di ba meron na kasi si BBM kasi tapos na final na certificate of candidacy. So for president. So si Sarah na lang pag-uusapan natin kung makipagtandem ba siya ni BBM or tatakbo siya presidente. Yun ang pag-uusapan natin. Base sa batas. Kasi alam mo naman Kuya Mark, may nagsasabi na parang naabuso raw Kuya Mark yung substitution kasi 'di ba dapat matagal na dapat ayos na yung lineup, parang nasasalaula daw Kuya Mark yung batas. Do you agree on that? Hindi naman naabuso yan kasi yun ang nakasaad sa batas. Dapat baguhin ang batas para at least wala nang mag-substitute. Wala nang hindi na option ng mga politiko. Ngayon kasi because yun ang batas, so option yan ng politiko yung tinatawag na substitution. So, hindi naabuso yan kasi within the bounds of the law naman yan, nakasaad naman yan sa batas. Unlike kung wala yan sa batas, tahimik ang batas, tapos gumagawa sila ng mga substitution, yun, possible yan, pag-abuso yan. But in this case, hindi tahimik ang batas. Nakalagay po talaga sa batas na option ang substitution. Oh, ito, pagbigyan natin itong tanong ni, buhay naman ang tanong mula kay Ariel Yadaw. Kuya Mark, tanong niya, pwede nga ba mag-tandem ang magkaiba ng partido? Or kailangan nila mag-resign sa partido bago mag-tandem? In this case, BBM is on Partido Federal. Tama? Oh, si Mayora Inday naman ay nasa Lakas CMD. Ang tanong ni Ariel, pwede bang mag-tandem yung magkaiba ng partido? Or kailangan nila mag-resign sa partido bago mag-tandem? Pwede mag-tandem. Walang problema yan. So I think nangyari na yan. For example, nung yung vice president pa si Gloria Arroyo, then yung presidente niya, iba naman yon. So possible yan, kampi si Gloria Arroyo, tapos yung presidente niya, ibang partido, Lakas yata yon, Lakas and kampi, para ganon. So in this case, possible din na Partido Federal, tapos in coalition with Lakas. Walang problema yan, ang tandem. Iba ang political party ng isang vice president, iba ang political party ng isang presidente, tapos mag-coalition lang sila. Walang problema yan because we are under a multi-party system. Ang Pilipinas ngayon kasi, MJ, under multi-party system. So kahit maraming party, walang problema yan. Unlike before na dalawa lang partido, yung liberal lang at saka nationalista. But under the present system ngayon, pwede na ang multi-party system. Pero Kuya Mark, yung coalition dapat bang honored ng COMELEC? O dapat ba eh... Not necessarily. Kasi in the very first place, tapos na ang deadline ng COMELEC para i-register yung tinatawag na coalition agreement. Yung coalition agreement ng... Yung possible na coalition agreement ng Lakas at saka Partido Federal, internal lang nila yan. Hindi na kailangan i-register yan sa COMELEC. Wala namang problema yan. Kasi ang deadline kasi ng coalition agreement, the filing with the COMELEC, tapos na. Pero parang Kuya Mark, diba, pag tandem, dapat mas mainam ba na magkapartido kayo? O ayos lang, basta importante magkasundo yung dalawang partido ng mga kandidato? Mas maganda na kapartido. But kung hindi naman, pwede rin kasi plus factor rin. For example, yung grupo ng Partido Federal, malaking grupo din yan. Grupo ng Lakas CMD, malaking grupo din yan. Kung magsasama yung dalawa, di iso bang laki na yan. So paano pa matatalo yan kung ang grupo ng Partido Federal na may agreement yan with KBL, yung iba pang mga political parties, for example, Labor, malaking party na yan. Tapos isamahan pa ng isang Lakas CMD, I'm sure may mga coalition agreement din yan with other political parties. So sobrang, in politics kasi MJ, politics is mathematics. Politics is always addition and including multiplication. The more, the better. That is politics. At sa politics din, paramihan ng boto, hindi paramihan ng kaaway. Yes, paramihan ng boto, paramihan ng kaibigan, paramihan ng kakampi. Uh-huh. It means politics is mathematics. Kailangan magaling kang magbilang ng boto. That's why ngayong eleksyon, kailangan walang tulugan ngayon. Kailangan bantayan na po natin kasi in politics, kailangan magaling tayong magbilang ng boto kasi gano'n tayo kalakas, gano'n tayo kadami. Kung hindi naman tayo marunong magbilang ng boto, hindi natin bantay ng boto natin, matama na daya pa rin tayo. Alright, alas 6:59 ng umaga. Kuya Mark, magbe-break lang tayo saglit at mamaya, eto naming atin namang pag-usapan itong may yung issue kung pwede bang mag-VP, mag-slide down si BBM kung sakaling magkaroon ng kasunduan na Sarah BBM ang tandem
sa 2022 ayon sa batas, Kuya Marka, ayon sa batas. Yes, ayon sa batas. Magbabalik po ang Pinoy Legal Minds. Asin sa party list, ibalik natin sa Congress. Maglis, magsimbisyo, kakapisat at asenso. May programa sa kabataan, kalusugan ang kabuhayan. Maglilipon ng kaos, servisyo'y di kapos. Ang angarin ay malinis, asenso party list. Ibalik sa Congress, asenso party list. Asenso party list, party list ng masa. May malasakit, mapakalinga sa kakwa. Taglay ang katangian ng isang lingkod bayan. Aking hangad kayo'y mapaglimpuran. Asenso party list, ibalik natin sa Congress. Mabilis magsibisyo, kakapisa pag asenso. May programa sa kabataan, kalusugan ang kabuhayan. Maglilipon ng kaos, servisyo'y di kabos. Ang angarin ay malinis, ang asenso party list. Ibalik sa Congress, asenso party list. Asenso party list, ibalik sa Congress. Sa kalusugan at pabahay, aasenso tayo. Sa edukasyon, aasenso tayo. Sa pangkabuhayan at trabaho, aasenso tayo. Sa proteksyon ng karapatang pangtao, aasenso tayo. Aasenso Party List, inyong kaagapay. Sama-sama, sabay-sabay, walang iwanan. Aasenso ang sambayanan, aasenso ang buong bayan. Patas na pagbabalita, tamang impormasyon, serbisyo publiko at pagmamahal sa kalikasan. Ito ang Sunshine Radio. Sunshine Radio 1026 Manila, kapartner mo sa balita at serbisyo. Balik po tayo sa ating programang Pinoy Legal Minds. Kasama pa rin si Kuya Mark Tolentino. Oy, para sa may mga tanong dyan, ha, isang text nyo lang at babasahin ko yan sa abot ng aking mga kakaya. Sa dami ba naman ng gusto magtanong sa inyo ngayong umaga, Kuya Mark? Meron tayong text line 0927-540-2241. Sa mga gustong tumawag at magtanong kaugnay sa substitution na ating paksa ngayong morning, meron tayong landline 801-9836-3836-3875. Kuya Mark, eto na ang ating... Dami yung know that sa atin ngayon, MJ. Lalo kasi ito mga tayo mga Pilipino kasi sobrang hilig sa politika. Uh-huh. Lalo na sa chismis sa politika. Mahilig tayo sa showbiz na dami mga chismis kung sinong boyfriend niya, sinong girlfriend niya. I'm sure, mas grabe ang chismoso, mas grabe ang interesado pag politika ang pinag-uusapan. Mm-hmm. O ano, may ichichismis ka ba sa amin? Wala naman. Siyempre, sabi mo, mahilig tayo sa chismis eh. Mag-chismisan muna tayo saglit. ito yung chismis na pinag-usapan natin. But in relation sa batas. Ayos. Kuya Mark, eto na. Firm na firm si Bongbong Marcos sa tumakbong Pangulo. At siya, siyempre, yung statement niya itong mga nakarang araw, eh, talagang tuloy na yung pagtakbo ko. Pero, granting, Kuya Mark, na magbago yung isip niya. At maging running mate niya si Ma'am Inday. Pero si Bongbong Marcos ang mag-VVP, pwede ba yun? Kung baka sa pag-usapan natin, ito yung implication. Si Mayor Inday Sara, dalawang option niya. Kasi member na siya ng Lakas CMD. So pwede siya mag-substitute as president. Pwede rin siya mag-substitute as vice president. Because under the research mo natin, MJ, ang Lakas CMD, may tumakbong presidente, may tumakbong vice-presidente. So, yung dalawang posisyon na yan, pwede si Madam Inday Sara, doon siya mag-substitute. So, walang problema si Madam Inday. Dalawang opsyon niya, presidente, vice-presidente. Dito naman tayo ni BBM. Si BBM kasi, si Bongbong Marcos, walang tumatakbong vice-presidente under Partido Federal. Yun ang problema. So, walang tumatakbong under Partido Federal, so hindi siya pwede mag-slide down as vice-president under Partido Federal. Ang gagawin niya, kung assuming gusto talaga siya mag-slide down, kailangan muna siya mag-resign
sa Partido Federal, tapos magpa-member siya sa Lakas MD, then tatakbo siyang Vice President under Lakas MD. Mm. Yun ang gagawin niya. Mm. But under Partido Federal, under ang pinag-usapan natin dito, MJ, Makasa, it's not about politics. Okay? It's about batas. Kung batas na pag-uusapan natin, kung gusto si BBM mag-slide down as Vice President, kailangan muna siyang mag-resign sa Partido Federal. Kasi walang Vice President na tumatakbo under Partido Federal. Mag-resign siya sa Partido Federal, tapos magpa-member siya sa Lakas CMD, then doon siya matatakbo as Vice President under Lakas CMD. Which for me is very impossible, lalo na nag-organize ng Partido Federal na yung movement ni BBM is about Partido Federal. Kasama na doon lahat yung mga development ng mga politika niya. Mm. So, parang masaya naman yung kanyang credibility kung mag-resign siya sa Partido Federal tapos lilipat siya sa Lakas CMD as Vice President. So, kasi hindi siya imposible for him to run as Vice President under Partido Federal kasi walang tumatakbong Vice President under Partido Federal. It means si BBM should only run for President under Partido Federal. But worst scenario, legal possibility, pwede rin under Lakas CMD siya tatakbo for Vice President. Eh, coalition ko yung Mark. Pwede naman siguro, di ba? Or pwedeng i-adapt ng Lakas CMD, si BBM. Kung magkaroon ng kasunduan na mag-VP na lang siya. Sama sa sinasabi ko, MJ, yung deadline of the coalition agreement na isubmit sa COMELEC, tapos na. Tapos na yung deadline, I think, 3 months ago or 2 months ago, yun ang deadline. It means, yung possible coalition agreement with Lakas and Partido Federal, hindi na yan registered ng COMELEC. Kasi hindi na registered ng COMELEC, it's only internal between the two parties, yung Partido Federal and Lakas CMD, na may coalition agreement sila. Internal na lang yan, hindi yan pwedeng i-registered sa COMELEC kasi tapos ang deadline for the registration sa coalition agreement with the COMELEC. So hindi siya registered coalition political parties. It means, kailangan mo nang mag-resign si BBM sa Partido Federal tapos magpa-member sa Lakas CMD kung tatakbo siyang Vice President. Pero kung hindi naman, hindi na, kung yun ang problema, kung mag-resign siya, mas komplikado ang gagawin niya. Kung mag-resign siya sa Lakas, sa Partido Federal, tapos magpa-member siya sa Lakas CMD para tatakbong Vice Presidente. So, mas komplikado on his part. Unlike with Ms. Sara Duterte, na very dalawang option, open na option sa kanya, pwedeng Presidente, pwedeng Vice Presidente. Because dalawa ang tumatakbong, may tumatakbong Presidente sa Lakas CMD, may tumatakbong Vice Presidente sa Lakas CMD. Unlike in Partido Federal, walang tumatakbong Vice Presidente under Partido Federal. It means na si BBM should run for President under Partido Federal. Kung gusto siyang tumakbong Vice Presidente, kailangan muna siya mag-resign sa Partido Federal at lipat siya sa Lakas CMD. Oh, may tanong kayo, Mark. History na tanong. Parang ngayon lang daw nila narinig yung Partido Federal. May ano ka ba dito kay Mark, background? Ang Partido Federal na registered yan noong 2018 or 2019. Bago pa yan siya na political party. But ang Partido Federal is actually a political party ng isang malaking grupo, movement under ni Duterte, yung MRRD. Yung MRRD, Mayor Rodrigo Roa Duterte na National Executive Coordinating Council organization, movement, nag-organize sila ng isang political party. And some of them, member po ng Pinipilaban, na lumipat na sa Partido Federal. Kasi parang naguluhan sila doon sa Pinipilaban, lumipat sila dito sa Partido Federal. Tapos itong Partido Federal, most of the members, member yan ng MRRD, and some members, dating member ng PDP Laban na lumipat sa Partido Federal. Bago pa lang yan, I think 2018 or bago ang eleksyon ng 2018, ng 2019, doon pa lang na-registered siya yung Partido Federal as a registered national political party. So, kung ano siya kaya, Mark? Administration leaning pa rin? Administration, hindi lang administration, parang Duterte influence political party or anong
ano bang term diyan, kasi galing kasi yan sa MRRD na political party. Uh-huh. Na movement na ginawa nilang isang political party. Si Lani Torrijos Nakajima at ang kanyang profile pic ay si BBM. Yung summon ba, Kuya Mark, na ipinalabas, ito ay may kaugnayan sa petition, yung summon ba raw na inilabas ng COMELEC ay makakaapekto kay Bongbong Marcos? Definitely, hindi yan makaapekto ni BBM kasi ikakaso pa yan. May mga magko-comment pa siya, sasagutin pa na yan. Pero ang tanong kasi dito, kung grounds pa yan for disqualification, yung pag-failure to file income tax return. Mm. For me, hindi yan grounds for disqualification kasi yung conviction sa kanya, wala namang kulong. Magbabayad lang yata siya ng 2,000 or 2,500. Yun lang ang penalty na kuha sa kanya, na binigay ng COMELEC. So, in this case, hindi siya nag-file ng appeal kasi kung mag-file siya ng appeal, baka mabalik yung kulong. So, hindi din niya in-appeal yun. Ang tanong dito, yung decision ng Court of Appeals, is it a ground for disqualification? Hindi rin. Kasi number one, hindi naman yan, wala namang kulong na 18 months. Kasi nakalagay po sa Omnibus Election Code, kailangan makulong ka or yung penalty, at least 18 months imprisonment bago ka ma-disqualify. In this case, wala namang 18 months imprisonment kasi ang penalty ng Court of Appeals, fine lang ng 2,000. So hindi siya ground for disqualification. And second, yung pag-failure to file income tax return, hindi naman yan moral turpitude. Ang may example kasi ng moral turpitude, MJ, yung rape, murder, homicide, estapa, yun yung mga kaso na crime involving moral turpitude. But failure to file income tax return is not one of the examples of the crime involving moral turpitude. It means yung kaso ni BBM na pinail ng mga kalaban, that if walang basis po yan, granting na matuloy yan, kung lang yan, makikita, which ginawa ng COMELEC, tuloy yata ng COMELEC yan. Of course, normal yan, pursuant to due process, but kung basahin mo talaga yung complaint, parang political propaganda lang yan, lalo na si BBM, may numbers in politics. So para hindi maka-focus sa politika, so magpudi-depensa na yung sarili niya. So yun ang ginagawa ng mga kalaban. But kung batas ang pag-uusapan natin, yung pag-failure to file income tax return, hindi yan siya grounds for disqualification. Di ba, Kuya Mark, pag moral turpitude ng mga criminal in nature ng mga kaso? Actually, ang pag-failure to file income tax return, may criminal aspect yan. But hindi naman yan tax evasion. Mm. Ang tax evasion kasi may buhis na dapat kong bayaran, tapos hindi mo binayaran. In this case of Bongbong Marcos, I think yung kaso niya is nung vice governor siya or governor siya. Di ba kung nasa government employee ka, government officer ka, you are covered under withholding tax system. When we say withholding tax system, kung may sweldo kang 20 mil, may sweldo kang 30 mil, hindi naman matatanggap po lahat yan kasi binawasan na yan ng government. Yun ang tinatawag na withholding tax. If you're covered under withholding tax system, hindi mo na kailangan mag-file ng income tax return. Okay, malinaw ha? Sa ating mga kababayan. Chat lamang po kayo at text lamang po kayo sa ating text line. Ay, kay Mark, may nagpapa-request. Ano raw po yung mga pamantayan? Parang kakaano lang yata nito kay Mark, kakapasok lang sa ating programa. Nagre-request siya si Winston Kahinhinan, kung ano raw po ba yung mga parameters o mga conditions na dapat ma-meet for substitution. At kumuha raw siya ng notebook at papel at kanya daw ililista. Number one, dalawa klase ang substitution. May tinatawag na voluntary substitution, may tinatawag na involuntary substitution. Involuntary substitution, kailangan yung isang kandidato na nag-file ng certificate of candidacy na bago ang October 8, 2022, kailangan muna siyang mag-withdraw ng kanyang certificate of candidacy. Yun ang tinatawag na voluntary kasi nag-withdraw. After withdrawal, yung mag-substitute, kailangan mag-submit ng certificate of candidacy. Tapos yung certificate of candidacy, dapat nakatouch doon ang CONA. Ibig sabihin, if you are an independent candidate, hindi ka pwedeng ma-substitute. Kasi one of the requirements, kailangan ang mag-substitute belongs to the same political party ng kanyang i-substitute. So, if you are an independent candidate, hindi ka pwedeng. Kasi one of the requirements, yung mag-substitute
kailangan belong to the same political party. Unlike if the substitution is involuntary, it means namatay, convicted by final judgment, of an offense involving moral turpitude, mga ganon, the substitution, ang deadline doon, mid of the election day. But ang requirement, hindi requirement na belong to the same party. Ang requirement, kailangan the same family name kung involuntary substitution. Si Joy Agustin ay may tanong, Kuya Mark, English. Edi, Tagalogin ko na lang. Mas. Ano raw po, Kuya Mark, yung original na intent ng substitution? At bakit daw siya nilagay sa Omnibus Election Code? Okay. The history kung bakit nilagay dyan, para may option. Kasi matagal pa kasi ang filing kasi, matagal pa sa election. Bago, dati kasi ang filing ng Certificate of Candidacy, March. March yung deadline. March ka mag-file, then yung election is May. Yun ang, the filing will be dati, January dati. So, malayo pa sa election day. So, baka may pagbabago pa sa mga desisyon ng politika. Kung nandyan yung substitution na ang filing ng Certificate of Candidacy, March, then malayo pa naman ang election, mas more ngayon, because of the automation ng election ng counting, October ang deadline. So it means matagal pa, October ang deadline ng pag-file ng Certificate of Candidacy, tapos ang election is May pa, matagal pa yan, so baka may pagbabago pa na mangyayari sa partido. So yun, binigyan ng option ang mga political parties, ang mga kandidato na pwedeng mag-substitute. Ang purpose niyan, baka may mga pagbabago pa on the ground na matagal pa kasi ang election and at sobrang advance ang pag-file ng Certificate of Candidacy. Okay, batay pala Kuya Mark sa Section 77 ng Omnibus Election Code, an accredited or registered political party can field another candidate after the COC filing period if nasawi yung kandidato, yung na-disqualify ng COMELEC o nag-voluntary withdraw. Oh, yun yan. So, possible yan. Kasi kung nasawi, paano natin i-substitute yan? Kailangan may i-substitute talaga. Baka otherwise, walang pipiliin ang mga tao na kandidato kung namatay yung isang kandidato o na-convict by final judgment. So, walang pipiliin. So, yun ang option. And second, possible nag-withdraw kasi hindi pala niya kaya ang national campaign. Ayaw pala ng asawa niya. Baka inaaway siya ng asawa niya. So, yung mga ganyan mga so option. Lalo na matagal pa naman ang eleksyon. Matagal pa ang eleksyon. So, binigay ng option yan ng batas or at least hindi naman ma-deprive ang mga taong bayan na pipili ng mga kandidato. For example, mag-withdraw ang isang kandidato. So, paano? Wala nang ipapalit. So, it will affect the sovereignty ng taong bayan, ng sovereign power ng taong bayan to choose the right candidate. Si Walter Castillo na may tanong, Kuya Mark, kung kayo ra po ang papipiliin, ano ra po yung mga amyenda na dapat maipasok dito sa option ng substitution under the Omnibus Election Code para hindi ra maabuso? Para sa akin, mas maganda na bago mag-substitute, kailangan na you should be a member of the party for at least 6 months. For me, at least 6 months. Member ka bago ka mag-substitute. Hindi pwede na papasok, mag-take out ka ngayon, umaga, pagkahapon, nag-resign ka sa isang political party, nag-take out ka ng lunch time, tapos tumakbo ka on the type of that political party. So, ibig sabihin, walang, kahit hindi mo pa nasa ulo, hindi po pa nalagay sa puso mo yung prinsipyo ng political party, but because pumapayag ito sa batas, na lumipat ka, so walang problema. For me, the best way to amend this law is at least member ka ng 6 months of a political party bago ka mag-substitute. May comment si Daisy Pranga, red and red daw, sure na. Naka-red ka, naka-red din ako. Pero hindi kami nag-usap. Pero may konting green ako dito. Kita ko? So, final konti na? Konti lang. Final na ba raw? Sabi, tanong nila, final na ba?
Hintayin natin mamaya, wag ka may announcement na mamaya or bukas. Uh-huh. Kasi sa based on my information, mag-coalition agreement ang Partido Federal and Lakas today. And maybe today may official announcement kung sino yung kandidato nila. But for me, this is my personal opinion. Nag-take out si Madam Inday sa Lakas CMD. Sino ba ang nag-administer ng pag-take out niya? Si Martin. Diba? Si Martin Romualdez. Kasi presidente si Martin Romualdez ng Lakas CMD. Ang tanong, sino ba yan si Martin Romualdez? Si Martin Romualdez is the first cousin of PPM. Oh, yun know. So, kayo naman basta, mga kababayan. Alam nila. Alam nila. Yun lang masasabi ko. Kasi, yun talaga totoo. First cousin siya ni BBM. Mm. And si Mayor Inday, nag-take out under Lakas CMD sa nag-administer si Martin Romualdez, the first cousin ni BBM. Yun ang masasabi ko. Oh, ito, dagdagan ko. Sa press ko namin kahapon sa Lakas CMD, kasi di ba, congressman Majority Leader Martin Romualdez, natanong siya, "Oy, Majo, maiipit ka ba? Kasi ikaw ang pangulo ng Lakas CMD. Ipinsang buo mo si BBM." O, alam mo sagot niya, Kuya Mark, "Hindi ako maiipit niyan kasi walang conflict." Oh, that the word, conflict. Oo, yun. Diba? Yun na yun. So, sama sa sinasabi ko, read between the lines. Read between the lines and tingnan mo yung mga body languages ng mga politiko. So, alam niyo na, hindi ko lang pwedeng masabi kasi I'm not authorized to say it. But tingnan mo muna yung body language ng mga politiko. Tingnan mo yung mga kaganapan. Very basic na naman eh. Hindi siya maiipit. O bakit hindi siya maiipit? Kasi magjo-join. Yun na lang yun eh. Di maiipit kasi magjo-join yung dalawa, magtatandem. Second, bakit sa dami pwede naman siya mag-take out sa ibang officer? Bakit doon siya sa first cousin ni BBM? Bakit doon? Mm. So that's why na alam na natin yan. Tapos ito pa, basahin natin Kuya Mark. Nag-take out siya sa kasal ng anak ng chairman ng Lakas. Lakas? Oo. Senator Bong Revilla. O, bakit hindi siya kay Bong Revilla na take out? Doon siya sa first cousin. Kayo na mga kababayan ha. Kayo na mag-interpret to na. Kayo na. Kayo na bahala dyan. Basta hindi ako authorized na magsalita ng mga ng anong gagawin this afternoon or tomorrow. But alam niyo na ang kaganapan based sa nangyari kahapon or nung isang araw. Mm-hmm. Kasi Kuya Mark, maraming tatanong. Di ba meron pa tayong isa pang kampo, yung ruling party PDP Laban na hanggang ngayon nagmamasa din Kuya Mark sa mga ano mga kaganapan. So sa nangyayari ngayon para maging irrelevant ang PDP Laban ngayon. Yun ang ruling party na maging irrelevant kung si Mayor Inday na dito na sa Lakas, kung tatakbo si Mayor Inday for vice president man or kahit anong posisyon sa national. So I think maging irrelevant ang ruling party na PDP Laban kung di maging irrelevant this coming election is Partido Federal and Lakas CMD. And maybe based on my experience na nakikita ko, yung mga politiko na member ng PDP Laban, possible yan, maglilipatan yan sa Partido Federal or maglilipatan yan sa Lakas CMD. Ito pa tanong. Halimbawa, mag-decide ang ruling, batay sa batas kay Mark. Halimbawa, mag-decide ang ruling party PDP Laban na mag-withdraw si Bongo for VP. Tapos mag-withdraw rin si Senator Bato for President. President. Tapos i-adapt nila ang BBM Sara tandem kung matutuloy yung tandem na yan. Tapos i-declare na, siyempre administration dapat malakas. Sila yung dapat number one. So i-declare ng ruling party PDP Laban na ito rin ang mga manok namin bilang pinakamalaking partido political sa ilalim ng administrasyong Duterte. Ito, BBM Sara, if matuloy yung BBM Sara na tandem. Pwede nila i-adapt. Pwede nilang i-adapt yun. Then, pwede possible, pwede sila makipag-coalition with Partido Federal, makipag-coalition sila sa Lakas CMD, para at least, lalong lalakas yung tandem ng dalawa. So, possible yan. So, yung Lakas CMD, para maging relevant naman sila, kasi kung gagawa sila ng ibang hakbang na independent of the Partido Federal at Lakas, para maging irrelevant. Maging irrelevant talaga sila. So, ang gagawin nila, based on my, sa tingin ko, makipag i-adapt talaga nila yung tandem ng dalawa at hindi lang i-adapt, makipag-coalition sila with Partido Federal and
lakas si MD. Parang nabago na yung ruling political party, makipag-coalition na sa bagong political party at Partido Federal, and yung maliit na party, yung lakas. Maliit ang party, i-compare mo sa PDP Laban. PDP Laban is a big party. Ngayon, very big party yan. But due to this development sa politika, ngayon ko lang nakikita na isang big political party, dominant, the most dominant political party, ruling makipag-coalition. O ruling political party, makipag-coalition sa isang party na bago pa lang, yung Partido Federal, and yung party na hindi naman gano'ng kalaki compared sa kanila, doon sila makipag-coalition sa lakas si MD. Grabe talaga, no? Yung in my own observation, Kuya Mark, ito, walang kinalaman ng batas. Napakatindi ng political clout ni Mayora Inday, no? Tapos binaluan mo pa ng experience ni BBM na parang, alam mo yun, patanggap ng tibatibag. Kung mag-join yung dalawa, tapos na yung eleksyon. Sana hindi lang dayain. Kung basta yung dalawa, kung mag-join yan, tapos na yung eleksyon. Sabi, no? Kuya Mark, ano ba yung magiging nakikita mong balakid doon sa poll protest naman na kinaharap ngayon ni BBM? And do you expect, Kuya Mark, na mas marami pang isasampa based on your observation? Marami talagang isasampa kasi alam nila na may number si BBM. So magpa-file talaga yan ng mga anong-anong kasi mga disqualification cases, mga nuisance petitions. But ang sa atin lang naman is based sa batas. Wala naman tayong, kahit hindi tayo, wala tayong pinapanigan, kung batas lang pinag-uusapan natin, very clear na naman batas. Kailangan convicted ka of at least 18 months. So, imprisonment. Of any crime na 18 months imprisonment. In this case, wala namang 18 months imprisonment dito eh. Kasi penalty lang ng 2,000. So, ang issue kasi dito, yung penalty na 2,000, is it on ground na ma-disqualify ang isang tao na tatakbong presidente ng Pilipinas? So, tapos, hindi na, ang tanong dyan, yung pag-failure to file income tax return, which nangyari naman yan, murder ba yan? Homicide ba yan? Estapa ba yan? Hindi. Then, sama sa sinasabi ko, if you're a government official, normally, hindi ka na mag-file ng income tax return because you are covered under withholding tax system. Hindi, you're covered under withholding tax system. Yung sweldo mo, automatic na bawasan yan ng taxes. So, yung treasurer ng isang local government, yun na sila na ang mag-submit sa BIR ng income tax. Hindi income tax return, hindi na yung government official in concern kasi covered sila ng withholding tax system. Kuya Mark, may nagsasabi na ito dong nangyayari ngayon kay Mayor Inday ay bahagi ng Duterte playbook. Di ba noong 2016? Based on my information, hindi. Based lang talaga ito sa political development. Walang kinalaman dito si PRRD. So, in fact, masasabi ko na very independent yung pag-iisip ni Mayor Inday. So, I believe na sa political development ngayon, si PRRD mismo nag-observe din sa nangyayari. Walang kinalaman si PRRD sa political development ngayon. Yung nangyari noong 2016 kay Mark, ano bang kaibahan ng possible substitution? Hindi possible kasi magsasub talaga si Mayor Inday ngayong 2019. Ngayong 2021. Ang pagkakaiba, yung issue kasi noong 2016, presidente lang. Presidente. Then, si Mayor Digong Duterte, siya lang kasi ang gusto ng taong bayan kasi walang option ng iba. Walang option. Oh. Diba? Makikita mo naman na Duterte or nothing kasi walang ibang mapipili. That's why ang taong bayan na wala na napag-asa. That's why pumili sila ni Duterte, si Mayor Digong. Unlike ngayon kasi, dalawa. May Bongbong Marcos, may Sara Duterte. Unlike kung maghiwala yung dalawa, mahati ang boto nilang dalawa kasi yung market ni BBM, yung kaniyang voters, yung voters ni BBM, same also ng voters ni Mayor Sara Inday. Kung mahati yun, delikado, baka manalo pa si Vice President Lenny Robredo. Kung mahati. That's why mas maganda, yung dalawa, mag-join talaga. Join talaga. And kasi dalawa sila ang star ngayon. Unlike in 2016, ang star kasi doon, si Mayor Digong Duterte. So, wala pinag-usapan doon na Vice President. Wala. Wala pinag-usapan doon na Vice President. Siya lang pinag-usapan na mag-substitute siya dapat. Unlike ngayon, dalawang star, BBM and Sara. And sana hindi sila maghiwalay kasi kung maghiwalay yung dalawa, ang makabenefit dyan, si Vice President Lenny Robredo. Ay, malabo yan, Kuya Mark. O, ito kay Mark. Yung nag-substitute kay Presidente, yung sinubstitute niya, si Martin Dino,
PDP Laban. Tama? Yes, PDP Laban. So, walang problema nun kasi magkapratido sila. Eh, by way of substitution. Yes, walang problema yun. Ah, ngayon kasi, ang partido ni Mayor Inday, lakas. Lakas na siya rin eh. Ano yung buong lakas na siya. Tapos, ang possible katandem niya, isang partido federal. Sobrang lakas. Kung malakas yung si Digong Duterte noong 2016, mas malakas ang BBM sa katandem niyo. Sobrang lakas i-compared mo kay Mayor Digong dati yung 2016. Okay, Mark. Sa huling ito na ating palatuntunan, ano ba yung moral lesson natin sa ating paksa? Substitution law sa ating election code. Ang substitution law, iba ang batas. Ito kasi yung batas na kung pag-uusapan natin, kailangan baguhin to kasi para hindi mabiglang tao. Ngayon na, imagine, tapos ang filing na certificate of candidacy until now. November na, until now. Hindi man natin alam kung sino ba talaga ang kandidato natin for president or vice president. Still hanging pa until now. So that's why yung iba dyan, napipikon, lalo na yung walang konti lang pasensya, napipikon. Kasi yung batas kasi natin, nagbibigay ng option ng mga politiko paano tatagbo, paano sila paano papasok as a candidate for 2022. Ang moral lesson natin dito ngayon, kailangan baguhin natin ang batas na yan para at least yung malaman natin kung mag-substitute ka, at least member ka ng isang political party, at least for 6 months. That's for me. But at least, yung political party, ang isang kandidato, alam ang mindset, alam ang prinsipyo ng isang political party. Yun ang maganda. Para at least kung gagamitin niya yung prinsipyo ng political party, kung ma-elects naman siya as president, vice president, senators, yun, that's for me. But in this case ngayon, ang ginagawa ni Mayor Inday ni BBM, of course, valid yan, legal yan, kasi ang batas natin, papayag sa ganitong sitwasyon. Alright, saan po namin kayo mapapanood, mapapakinggan kayo, Mark, in a daily basis? For free legal advice, please call me sa smartphone natin, 0968-881-1912, and sa Globe natin, 0917-329-5353. And please follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page ko natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino sa Pinoy Legal Minds, a sense of that. Oy, mga kababayan, ha? Manood kayo mamaya sa ating second program, yung Point of Order, 10 to 11.30. Kuya Mark, guest namin si BBM mamaya. Ayos, ganda yan. Ayos yan. Tanungin natin to si BBM kung ano yung tanong din ng mga kababayan kung ano ba talaga ang pinal, BBM Sara ba o Sara BBM sa 2022. Maraming salamat po sa mga kababayan nating nanood at takinig sa ating palatuntunan on a Saturday morning. Maraming salamat din sa management ng DZAR 1026 Sunshine Radio sa pagtitiwala, lalo po sa ating chairman, ating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Next week ulit, alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng umaga, kasama si Kuya Mark Tolentino dito pa rin sa programang Pinoy Legal Minds. Inyong napakinggan ang programang Pinoy Legal Minds. Nawa kayo'y aming nagabayan sa mga payong legal mula kay Kuya Mark Tolentino hanggang sa susunod na Sabado, alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng umaga, dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio, DZAR 1026 Facebook page at YouTube channel. Sa kasugan at pabahay, aasenso tayo. Sa edukasyon, aasenso tayo. Sa pangkabuhayan at trabaho, aasenso tayo. Sa proteksyon ng karapatang pangtao, aasenso tayo. Aasenso Party List, inyong kaagapay. Sama-sama, sabay-sabay, walang iwanan. Aasenso ang sambayanan, aasenso ang buong bayan.